So ngayon, dito naman tayo sa PR1 Module 5, no? So ang title ng Module 5 ng Practical Research 1 ay Understanding Data and Ways to Systematically Collect Data. So nandito na tayo sa Chapter 3. So sa Chapter 1, yung Introduction. Chapter 2 naman yung Review of Related Literature. So sa Module 4, nandoon yung RRL. So ito nakasulat sa Module 5. Ito yung lesson, no? Meron tayong tatlong lesson sa module na ito, no? First is qualitative research design. Second lesson is description of sampling and data collection. And the third lesson is analysis. By the way, merong fourth lesson, application of creative design principles for execution. So, ito yung nasa module, napapaloob sa module na ito. So, ang kanyang objective, ito, no? Chooses appropriate qualitative research design, then describes sampling, procedure and sample, then plans data collection, analysis, procedures, then present written research methodology, and utilizes materials and techniques to produce creative work. So again, no, ang module na ito ay nasa chapter 3 ng ating outline. So, merong pretest. Ito, sagutin nyo lang to sa malinis sa papel itong pretest. So, proceed na tayo sa lesson 1. So, ang lesson 1 is qualitative research design. So, ano ba itong qualitative research design, no? So, again, no, sa previous natin na ginawa, gumawa na tayo ng chapter 1 and chapter 2. So, chapter 3 naman, ito yung methodology, no? Ibig sabihin nito, ano ba yung research design na gagamit mo? Dito sa lesson 1 na ito, ano ba yung research design, no? Ibig sabihin, anong klase ang ori na research siya? No? At bakit, no? So, in this previous lesson, you learned sa to, no? So, what's new? So, ito yung bago, no? Think of the topic that has in your mind and imagine a portrait painting as a product of your interest. Then, answer the following question. So, meron pa yung activity. So, what is it? The following are types of qualitatives, no? Sa sinabi ko kanina, ang research design, kung anong ori ng qualitative research siya. So, sinabi ko kanina, no, before sa module 1 or 2, didiscuss kung ano yung kinds of qualitative research. Meron tayong case study, meron tayong ethnography, meron tayong grounded theory, narrative inquiry, phenomenology, and so on. 5 lang yung pinapakita dito, pero marami pa to sila, no? So, mamili ka lang kung anong klase, that is the research design, kung anong klase na qualitative research ang gagawin mo. Kadalasan kasi ginagamit, especially sa qualitative research, ay case study. Kasi yung case study is, ito, definition, analysis of person, group, events, decision, period, policies, institution, or other systems that are studied holistically by one or more methods. It investigates a phenomenon within its real-life context. So, if my problem, kadalasan, for example, ito, merong, ano ba tayo ngayon? Merong COVID, di ba? So, kadalasan na sa researcher, ang gagawin nila, if qualitative, that is case study. Kasi, for example, i-research nila kung ano, gaano karami o ano yung pinsala na pwedeng idulot ng COVID sa katawan. So that is case study. So ang gagawin nila, mag-interview sila, pupunta sila sa mga tao may naka-experience na ron o naka-experience na o yung undergoing pa. So ito yung advantages niya, no? More understanding and complex issue, applying variety of methodologies. So, ito yung mga disadvantage, no? Advantage at saka yung disadvantages. Then ethnography naman, ito yung study of cultural patterns of social people and their perspective. So, yung mga tao na sa bundok or sa mga meron silang kultura na nasa kanila lang, gusto nyo yung pag-aralan kasi interesado kayo, so pwede. That is ethnography. No? Example nito is the study of Peter Hill, The Everyday Lives of Men, an ethnographic investigation of young adult male identity.
So this is just an example of the ethnography, meaning pag-aaral ng mga kultura ng tao, especially nasa bundok o nasa bukirin, no? So grounded theory, gagawa kayo ng teorya base sa mga pag-aaral ninyo. So it is a development of theory directly based and grounded in data collected by the researcher. So kung meron kayong mga nakalap na mga impormasyon na ito ay magpapatunay na kung ganyan si X, mangyayari si Y, so you can make a theory about that. So narrative inquiry, so meaning these are tales of experiences or imagination and come naturally to human beings. So that is narrative inquiry. Yung mga nagtatanong-tanong sila, nagtatanong ka kung ano yung nangyari sa buhay niya, no? Kung ano yung mga experiences niya, saan siya nakapunta, ano yung nangyari sa kanya, yung mga pinagdaanan, ganyan. Then phenomenology is yung mga experiences pa rin, pero kaiba sa narrative kasi ang phenomenology is something by your experience. For example, nakakita ka ng isang aswang, assuming lang, no? So that is a phenomenology. So you can tell to the researcher what have you experienced, what have you felt, ano yung nadama mo, ano yung nangyari, ano yung mga pakiramdam mo, ano ba, bakit mo nakita, saan mo nakita, yan at phenomenology. Another example is kung nakakita ka ng kung na-experience mo yung bagyo, no, that is phenomenology. You can ask questions sa mga tao nga na nakaranas ng bagyo, especially sa mga malalakas na bagyo, yung mga super typhoon. You can ask them. That is based on the experience of a person. Okay? So what's more? So classify the following. So mayroong activities. Sagutin nyo lang yung mga activity na narito sa module na ito. So lesson 2, description of sampling and data collection. So dito, kanina, research design, no, alamin nyo kung anong uri ng research siya. Case study, ethnography, phenomenology, depende. Pero dito, describe mo na yung sampling and data collection. Ano ba yung gagamitin mong sampling? Paano ka kukuha ng tao, ng mga participant na i-interview mo? Ano ba, questionnaire ba? Interview ba? Observation ba? So, meron tayong probability sampling, no? Paano ka kukuha ng mga respondents mo? So, meron tayong probability at saka non-probability sampling. Dalawa kasi yan, no? Probability at saka non-probability. Ito, probability, kadalasan ginagamit sa quanti. Kasi maramihan kasi yung population ng quanti. Pero sa quali, kadalasan, kunti lang, no? So, ito, i-discuss ninyo ito sa PR2. So, itong probability sampling kasi pang maramihan kasi ito, no? So, it is a sampling technique. So, ang probability sampling, yung parang draw lots, no? For example, merong 10 tao, yung kukunin mo lang ay isa. So, mag-label mo sila 1, 2, 3, 4, hanggang sa 10, at saka i-draw lots mo yung number. Kung sino makuha mo na number, yun yung i-interview mo. That is the probability sampling. Meaning, lahat sila, yung 10 tao na yon ay may posibilidad na makukuha sila, no, ng patas 10% na probability. So, simple random, yung sinabi ko kanina, yun yung simple. Cluster sampling, i-grupo mo sila into cluster. Systematic sampling, so for example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Yung ika-10 na matatawag, yun yung kukunin kong sample. That is systematic sampling. Yung cluster is i-grupo mo sila by age, by gender. So, then stratified, same sa cluster, pero sa stratified ay parang mas malawak siya. Kanina, di ba? By age, by gender, ina. Pero dito, parang mas marami, no? Stratified, strata. Okay, next is non-probability sampling, meaning ito yung gagamitin natin sa quali. So, it is relevant on the researcher's ability to select members at random. So, kadalasan, ginagamit sa quali itong non-probability, and under ng non-probability, meron tayong purposeful, purposive sampling. Meaning, dahil yung i-interview mo, respondents mo ay kailangan, for example, mag-i-interview ka ng
ng cigarette smoker, no, yung smoker, mag-i-interview ka sa kanila. Siyempre, ang i-interviewin mo yung naninigarilyo, pampanigarilyo, tigman. So, yun, dahil yun yung topic mo, so, purposeful, no? Yun yung for the purpose. Interview mo talaga siya. Hindi ka mag-interview nung hindi naninigarilyo. Yung interviewin mo yung tig-sisigarilyo. Quota sampling, meaning, yung nandyan, yung sample, for example, yung i-interviewin mo, lima lang. So, dahil meron lang lima na respondents na available, so yan lang. Kota, no? Kung nahanap mo na kasi yung kota mo. Snowball sampling, meaning from small to big. Kung, for example, yung smoker, so interview ka sa isang smoker na alam mo, tapos yung isang smoker na in-interview mo, maghahanap yun o magsasuggest yun ng kasama niya na ginigrillo din. So, puntahan mo din yun. Tapos yung isa yung isang smoker may suggestion na naman na merong sigarilyo doon. So yan yung snowball from small to mini. So that's it, no, about the paano yung data collection at saka yung sampling. Then lesson 3, analysis of procedures such as survey, interview, and observation. So, ito na yung, sumunod tayo dito sa observation, what is it, no? Observation, ito yung pag-observe, no? Alam nyo naman siguro yung observation, meaning, nandiyan ka sa malayo, tinitingnan mo anong nangyari sa respondents mo or sa subject mo. But pwede rin observation ay pwede rin na nakikihalubilo ka sa kanila, no? Then, meron tayong casual or scientific observation, subjective, then direct, indirect observation, structured, unstructured observation, uncontrolled observation. Meron ding covert. So, maraming uri ng observation. So, pumili ka lang kung anong klase yung observation na gusto mo. Pero kadalasan, kung yan yung observation na gagamitin mo, mamili ka lang sa mga ito. Then next is meron na tayong interview. Alam niyo naman siguro ang ibig sabihin, no? Interview is magtatanong ka lang sa tao, no? Meron tayong sa klaseng tanong, di ba? Merong open at saka merong close. Open-ended question and close-ended question. Yung open-ended, yung pwede siyang magpahayag ng kanyang sariling opinion, malawak yung topic, pwede siyang magsabi na kahit ano. Yung close-ended, yung close talaga, what is your name, di ba? Anong edad mo, saan ka nakatira, that is close. Meaning, yan lang yung sagot ng hinahanap mo. Meron na yung tinatawag na structured, no? Meaning, nakaset yung time, date, yung time, tapos ano yung topic, structured talaga siya. Unstructured, meaning, hindi siya masyadong, yung parang informal siya. Nakita kayo, tinanong mo, that is unstructured. Structured, meron talagang time, date, no? Structured talaga. Merong nakaset na time para mag-interview. Unstructured, meaning casual lang, hindi siya formal, no? Nakita kayo, tinanong mo, yun lang, no? Unstructured. Then semi-structured ay combination ng dalawang ito, no? Structured and unstructured. Combination ng dalawa. For example, nakita mo, tinanong mo siya step by step yung mga tanong na gusto mong itanong talaga. That is semi-structured. Then survey. So, magbibigay ka ng questionnaire. Fill up mo kung magbibigay ka ng questionnaire, pwede nilang isulat yung sagot nila. Survey. So, data collection method in survey. So, self-completion survey. Then, interviewer-based survey. So, mayroon dalawa ng self-completion. So, sinabi ko kanina, self-completion, isulat nila yung sagot nila. Then, interviewer-based survey, kayo yung susulat yung mga taong nag-interview. Okay? Then sa lesson 4, application of creative design principles for execution. Proceed na tayo sa what's it, no? By embracing a pragmatic curiosity, you will need to describe and explain each choice made by conceptualizing and conducting the research hand.
So, ibig sabihin nito, no, sa lesson 4, application of creative design and principles for execution, kailangan mo talaga makuha yung gustong ipahiwatig ng iyong respondents, kung ano yung gusto nilang ibig sabihin. Para malaman mo talaga kung ano, no, tinatawag natin dyan ay yung thematic analysis, no? 10 steps for qualitative inquiries, no? Dapat mag-reflect what is interest you, draft, hone your topic focus, compare, ito yung mga headings ito. Okay? So, that's the lesson 4. And I think that's all, no? If you have some question, you just comment below. Meron kayong mga tanong. Thank you.